Hello, hello, hello. Magandang araw po sa inyong lahat. Muli si Kuya Markim. Babati sa inyo ng isang mainit na umaga. So dito po kami sa Lucille City. Nag-ikot-ikot kasama ko po si Brad Joseph Murtula. At I take the opportunity na interviewin ko siya kung kamusta na ang buhay OFW dito sa Qatar. So doon sa mga bago pa lang sa channel ko, paki-subscribe at click nyo rin po yung notification bell. Brad, magandang umaga sa iyo. Magandang umaga din sa iyo, brother. Brad, anong ginagawa mo ngayon dito sa Qatar? Bago pa yan, ipakilala mo muna yung sarili ko. Ako si Brad Joseph from Lambda Chapter. Nandito kami sa Qatar ngayon. Nagtatrabaho. I'm connected with Qatar Airways. Subsidiary of Qatar Airways, Qatar Aviation Services in cargo. So, ang ginagawa namin dito is nasa customer service kami, responsible kami sa mga incoming shipment dito sa Qatar. Lahat ng mga goods na pumapasok sa Qatar via air, kami ang nagpapasilitate niyan. Kami ang nagbibigay ng requirement, kami ang nagbibigay ng mga kailangan na dapat makapasok dito sa Qatar. Tapos yun, yung mga lahat, halos karamihan naman dito is imported goods. So lately lang nagkaroon ang Qatar ng company, ng mga company, nagsisimula na sila ng nag-aano na sila dito na mayroon na sila mga manufacturing, especially sa mga pagkain kasi kailangan yan, mga water, meron na rin sila mga dairy product kasi nag-import sila ng maraming mga cattle na kailangan nila na parang subsidize nila yung mga kailangan dito sa bansa. So, yun. Bali, ilang taon ka na dito sa abroad ba? Ngayong buwan na to, ano na ko, 16. 16 years na. 16 years ka na dito sa Qatar. Oh. Marami na rin akong naipon, pero pa ano, mga resibo. Resibo. Ganun naman talaga dito sa mga resibo. At least naman, may nagawa naman tayo sa pamilya natin. Sa pamilya. Kahit na, hindi tayo nakapag-ipon na. Marami. At least, nabigyan natin medyo ano, magandang kinabukasan yung pamilya natin. Nakakaluwang konti. Ano naman yung buhay niya? At saka, ngayon ay day off mo. Day off ko ngayon. Usually pag day off mo, ano bang mga ginagawa mo sa bahay, sa accommodation? Normally, usually pag galing ako sa gabi, yung buong araw, tutulog ko yan. Kasi ngayon, binibigyan kami ng tatlong off. So, kasi 12 hours kami, continuous yan, 12 hours for 4 days, tapos 3 days off. So on the first day, pag night ka, so buong araw mo yan, itutulog. Tapos on the next day, yan na, maglalaba. Pero yun, huwag mo munang kalimutan, magpapasalamat ka sa ating Panginoon kasi siya ang nagbibigay sa atin ng ng lakas at saka itong biyaya dito sa para makapagtrabaho tayo, para mabigyan natin yung suporta ang ating pamilya. At saka ang ano rin, yun, isang mga ginagawa ko, yun, nagbabike. Nagbabike, pampawala ng stress, pampawala ng ano, kasi may mga grupo rin dito. Pero sa amin, mga parang tinatawag na mga freelancer, cyclist. Nagbabike kami, pang ano lang ng ano natin, kalusugan kasi dito. Wala kasing magandang exercise sa mga tao. Karamihan, kain, tulog, at saka hindi healthy yung mga pagkain na kakain namin dito. Hindi kagaya sa atin na makakain tayo ng mga gulay-gulay at saka karamihan dito mostly mga oily foods at mga matataba. Kaya
matataas mga cholesterol dito ng tao. Kailangan mo i-burn mo yung ano, yung calories mo, i-burn mo yung ano para hindi maging healthy yung pangangatawan natin. Healthy lifestyle. Healthy lifestyle. Kaya kita mo naman itsura niya, kita mo naman eh. So, mga ano, golden boys na to. Napaka parang 30 pa lang. Parang bago pa lang nag 31. Pero so, golden boys na, golden boys. Pero hindi naman obvious ha. Nalaman ko yan lang po, da, nung may nag-greet sa'yo ng happy birthday ha. Tiningnan ko yung record mo sa fraternity natin. Bo, hindi naman birthday mo ngayon, pero doon ko nalalaman na golden plus ka na. Golden plus. Pero hindi ha, hindi alata ha. Ganun lang yan. Kailangan natin. Kasi ang yan ang sikreto mo, dating ng Dio. Exercise, at saka iwas sa stress. Iwas sa stress. Kasi yung mga trabaho dito, hindi ganun kadali. Stressful siya, hindi siya yung... Although sa amin, mostly our one man, hindi kami yung physical work, pero utak namin ang yung parabang stress ang utak namin, ang pressure. Kailangan kasi dito multitasking ang gamit mo. Hindi ganun po dito sa abroad, mga brothers and sis. Hindi, kailangan mo talaga, tama yung sinabi nito. Agree ako doon na kailangan multitasking ka. Tasking ka dito. Para, ibig sabihin na isa lang yung trabaho mo, yun ang gagawin mo. So, dapat talaga all around ka, lahat. Sa'yo na lahat. Kahit na kunyari, ikaw ang namuno, or ikaw ang lead, or ikaw ang supervisor, kahit ano, pwede mong gawin yung mga ginagawa ng mababa pag hindi na ano, kailangan kang tumulong para mapadali at saka matapos yung ano, yung trabaho. Ganong style ito. Yung ano naman, Brad, yung buhay, pamilya mo, kumusta naman yung pamilya natin sa Pilipinas? So far, okay naman. Nagpag-aaral mga bata. Pero nung pandemic, yung lalaki nag-stop siya. Ilang taon na yun? Ano siya? 21. So, nag-stop siya. Kumuha siya ng engineering sa CIT. Nung nag-stop siya, kasi pandemic, nagpaalam siya na magtrabaho ng call center. Nung natanggap ng call center, hanggang ngayon, sinasabihan ko siya na mag-aral ulit. Parang nawiwili sa pagtatrabaho kasi nakakatanggap na ng sahod. Sahod, ganun na. Nakakatanggap na ng mga 13 month, 14 month kung mga bonuses nila. So, wala ka ng maliit? Mali. Wala na. Mga ano na. Yung pangalawa naman, kakagraduate lang rin sa college, nakakuha na siya ng sa 2 years sa college. So ngayon, habang nag-aaral siya, nagtatrabaho rin siya sa call center din siya nagtatrabaho. So nag-aaral siya, nagtatrabaho. So yun, nabibigyan ko naman din sila sa mga allowances niya sa gusto nila. So yun ang naka advantage natin dito, at least kahit mahirap man tayo dito, mga mahal natin sa buhay doon sa Philippines, nabibigyan natin sila, masaya sila. Minsan lang kasi yung iba hindi maintindihan. Akala nila yung buhay abroad ay napakadali. Napakadali at namumulo tayo ng pira. Yan naman ang gusto kong malaman ng iba na hindi po, hindi ganun kadali maghanap ng buhay dito sa abroad. Baguhin lang natin yung tawag dugot dito. Pawis, pinupuhunan po namin para lang kumita dito. So baguhin lang natin yung mindset, yung karamihan sa mga yung mga kababayan natin o mga kamag-anak o mga kaibigan na nasa bansa. Ang iniisip lang, porkit nasa abroad ka, malaki ang kinikita mo, malaki ang sahod mo, hindi sa ganun kadali. At saka may mga obligasyon ka. So habang nandito ka, nagbabago yung ano rin yung tawag nito, yung cost of living mo. Kailangan mo mabigyan ng yung parang kasaganaan yung pamilya mo. So the more na magbago yung cost of living mo, the more ang higher ang ano mo kailangan mong ibibigay sa kanila. So ibig sabihin niyan, yung kinikita mo na napupunta lang din sa pamilya mo. So ibig walang yung tinatawag na ma-exist ka anytime
tingian ka na parang bangko, kaya ka kayang mag-withdraw, hindi sa ganun. Hindi pwedeng ano, ganun ang yung akala nila. Ang akala. So ibig sabihin yan, depende lang yan. Minsan pag may available kang pera, pwede kang ano, pero pag ano, kadalasan talaga tamang-tama lang sa pamilya, sa mga pangangailangan, sa responsibilities. Ay, okay. Ito ba yan, si Kai May Vlog? Sige. Sige lang, sige lang. Okay lang. Okay lang, bro. Parang pintuhan lang. Pintuhan lang. Lang. So, bago ka nakapunta dito sa abroad, anong bali ang mga ginagawa mo dati? Dati, connected ako sa Abuitis. British company. Una kong join sa British is galing kasi ako overseas barko. So ausok na nakasumasap ako. Dating seaman ka? Seaman ako. Okay. Bali na after ako nakatapos ng mga tatlong kontrata na domestic ako. Domestic seaman ka lang? Dati overseas ako. Nag-overseas ka na? Overseas ako. Tapos nung nakatakot lang kasi yung overseas. Sa barko ba? Ano? Pero maganda. Maganda ang adventure sa barko. Ang kagandahan sa land base. Pag nagkaroon ka ng tinatawag na homesick or yung loneliness ang umaatake sa'yo, madali ka makahanap ng paraan na pwede mo siyang mahanapan ng paraan na mawala yung lungkot mo. Hindi kagaya sa barko. Kung nasa barko ka lang kasi para kang secluded ka lang, nasa isang lugar ka lang, paikot-ikot. Depende yan sa barko na sinasakyan mo. Kung sakasakali, ang barko na sinasakyan mo ay passenger, medyo ano, kasi... Ano yung sinakyan mo? Passengers ba? Or... Una kong sampa, cross. General cargo. Yung general cargo, lahat na yan. Lahat ng ano. Tapos, pangalawa, yung refrigerated ship. Yung nagkakarga ng mga perishable items, mga isda, mga... Ang diferensya lang kasi, Brad, no? Sa seaman at sa landis. Pagbaba mo, minsan, mag-a-apply ka na naman uli. Ang problema dyan, ang pinakaayaw ko sa barko, yung ikaw mismo ang nagbabayad sa mga training mo. At bawat baba mo, dapat may upgrade. So, nag-a-upgrade ka palagi para hindi ka training. Yun ang requirements bago ka makasampa ulit. So pag sumampa ka, yun, kadalasan sa mga seaman pagbaba, maraming pera after mga dalawang buwan, tatlong buwan, wala na yan. So yun ang disadvantage. So kailangan talaga. Kailangan talaga pag magaling mag-ipon yung asawa mo, sa pamilya mo sa Pilipinas, pag seaman ka. Pagdating ng wala ka ng, hindi ka makasampa ulit. Oh. May ano, mayroong maduduko. Mayroong ka maduduko. Hindi katulad sa atin ng land base ngayon, pang long term talaga yung ginagawa natin. Tapos dapat mag-invest ka. Kain muna tayo, Brad. Kakain muna kami kasi lalamig na yung burger namin. Ayan po yung burger namin. So, bon appetit. Kain muna kami, ha?
1 hour later. Hello, tapos na po kami kumain. Tuloy namin yung pintuhan lang naman ito. Kunting interview ni Brad Joseph Mortula. Kabrad ko po ito sa fraternity. So, inaalam lang po natin yung buhay niya bilang isang OFW. Tulad ng sinabi ko sa inyo nung mga nakaraang kong video, ito po yung umpisa ng OFW interview series. So ito po yung pamagat ng video na ito at marami pa po tayong mga OFW, ordinary OFW na interviewin po natin. At alamin natin yung kanilang mga buhay-buhay at sana ito ay makapagbigay ng aral doon sa mga nagbabalak pa po na magpupunta sa abroad at yung iba na rin po nandito na sa abroad. So, Brad, tuloy natin yung interview. Nabusog ka ba sa breakfast natin? Busog, breakfast Brad. O tanghali, ano ba yun? Busog eh, Brad. Bumating busog. So, tuloy natin yung interview natin. Dito sa 16 years, Brad, di ba? 16 years. 16 years dito sa abroad. Sa land base lang yun, Brad. Hindi kasama yung sa... Hindi kasama yun. No. Dumating ako dito 2006. November. So, siyempre, sa 16 years mo, is pangkaraniwan lang yan na mayroon tayong ma-encounter na mga challenges. Masabi natin major challenges na na-encounter natin sa bilang isang OFW. So, ano yung natandaan mo na mga major na talagang tinamaan ka na mga challenges dito sa abroad at paano mo naman siya na-overcome? Sa akin, daming mga challenges na dumating sa dito sa buhay kasi una, nasa Pilipinas ka, parang pangarap mo maging makapag-abroad para mabigyan mo ng magandang kinabukasan ang pamilya mo. Dahil pag sa Pilipinas ka naman, parang kapos ang kinikita kasi hindi naman ganun kalaki rin kinikita. So, nung nakapag-abroad ka, excited ka na makarating sa abroad kasi parang iba na ang matatanggap mo. So, on that stage, parang tontuwa ka kasi mabigyan mo ng magandang kinabukasan at saka magandang suporta yung pamilya mo. Pagdating dito, siyempre, unang sahod mo, unang allowance mo, halos todo bigay ka. Kasi ibibigay mo lahat yan sa pamilya mo para matuwa sila at saka hindi nila mararanasan yan eh. Ano lang yan, para sa akin, lalo na sa mga nagbabalak, dapat dito kasi sa abroad, kailangan nyo ng tibay ng loob. Hindi kaya kailangan na mag-abroad na medyo mahina yung loob mo dito. Kasi dito, ang dami mong mararanasan psychologically, apektado ang mental health mo dito. Hindi lang, kasi ang iisipin mo, maliban sa stress, trabaho, sa mga amo, sa mga kasamahan, saka lahat ng uri ng mga nationalities, kailangan mo yung pakikisamahan. Tapos dagdagan pa, problema sa pamilya mo, lahat ng problema, yan sa'yo, itatawag yan sa'yo. Pag nagkaroon ng problema, siyempre yung utak mo, divided yan lahat. So, distracted siya pa. Distracted, oo. Bago mo at sana. Hindi nila alam yan, Brad. Hindi nila alam yan yung mga gano'n na naramdaman. May mga problemang itatawag sila, itayo apektado. Oh. So isa yan ang mga, tama ka, isa yan sa mga challenges natin dito sa ito. Usually naman, pag nangungumusta sila, sasabihin, kumusta ka dyan, okay lang. Kahit kaya mong dibdibin or yung bang itatago, sabihin mo lang okay, puro lang okay. Kaya yung iba naman, sa mga pag minsan na ako sa mga kumusta rin eh. Kasi iba eh, pag sinabing okay ka pala eh, parang may mga hirit eh. Hindi sa ganun, hindi naman tayo nagdadamot. Pero ayaw sabihin pag may nag-message na kinakabahan ako niyan, yung kumusta. Pag sinabing kumusta ka, medyo nakakakaba yung kasunod. Ang sabi nga ng mga kasamahan ko, hindi kumusta, kumustang eh.
Medyo ano, hindi naman pagano, pero normally ganun talaga eh. Pag kinakabahan ko pag mga ganung kumusta, lalo na pag hindi nagme-message kay sa iyo ng mga ilang ano, hindi mo masyadong ano ba, yung pamilya tapos biglang nangumusta. Kinakabahan ako ng mga ganun kasi naranasan ko. Pira yan, kailangan. Kasi hindi naman sa ganun na hindi natin ano, pero kaya yung bang hindi natin kagad-gad mabigyan. Normal lang naman po yan, mga Francis. Kumbaga, ang sinabi lang naman ni Brad, hindi lang naman sa kanya nangyayari. Yan, sa lahat naman sa mga OFW. Ganon. Yung kumustahan. Parang pagkaraniwan na yan, pag minsan nag-missis ng kumusta, iba ang kasunod doon. Mm-hmm. Siyempre, may problema. May problema. Pira. So, pero normal lang po yun. Normal. Naintindihan naman namin yun. Pero yun nga, minsan ang sa amin ang naman dito sa abroad, eh, pag may mga major na problema doon, kaya nyo namang maayos dyan sa Pilipinas. Resolbahan. Resolbahan nyo na, kasi kahit kunting problema eh, makarating dito sa amin, katulad ni Brad. Magiging distracted kami sa aming trabaho. Stress. At nakaka-apekto sa aming ginagawa. Saka, ano, tapos isa rin ano, yung kagaya na lalo na sa mga bagong gusto mag-abroad. Mahirap kasi yun ang sinasabi yan palagi ni ano, ni President Duterte, Digong, na Tatay Digong, na dapat kasi ganito yan. Once ang isa sa pamilya ay nalayo sa iyong pamilya, parang ano na eh, parang hindi na siya tawag ka, buo. Hindi na siya buo. Kaya nandyan dapat ang trust at saka ano, pag-unawa. Pag-unawa at saka ano, dapat unawain ninyo, hindi sa lahat ng bagay na gusto ninyong mangyari maibibigay sa nagpo-provide, kasi kagaya sa amin, kami ang provider. So dapat hindi ninyo porket provider i-ano na lang sa inyo, pareho ng mga magdasal tayo. Karamihan sa pagdadasal natin, puro hingi tayo, hindi nga tayo marunong nagpapasalamat. Dapat papasalamat muna tayo sa pagdadasal. So mga ganong bagay. So sa akin, sa akin ngayon, Brad, bira lang hingi sa akin, puro pasalamat. Pasalamat o, kasi dapat thankful tayo sa grace na binigay sa Diyos sa atin. Kasi yun ang ano, isa sa grace na binibigay sa atin, na tinubos tayo sa ating ano, inborn na tayo ng makasalanan dahil sa noong yun, kapanahonan. So, yun, isang bagay, lalo na sa mga ano, sa relasyon sa pamilya. So, yun, normal yan sa mga ano. Hindi maintindihan kung anong i-message, anong isisend na text, hindi nila alam na. Hindi alam nila. Simpleng message lang yun, na negative na mga message, nakaka-apekto sa atin. Kaya karamihan sa OFW ang iwasan niyo po, hindi lang naman sa amin, sana po sa mga pamilya diyan, lahat na may mga kamag-anak dito sa abroad. Hangga't maaari po na pwede niyo resolve yung problema diyan. Kaya namang huwag niyo nang itawag, kasi ang mangyari kasi kami nasa abroad, dubli-dubli na po. Lungkot kasi malayo kayo at may mga problema, kahit kunting problema makakarating sa amin. So, normally, ang katanungan palagi, nasa abroad ka, siyempre may kita ka dyan. May, no? Pero kung tutuusin mo, buwan-buwan niya nagpapadala. Walang halos sagad-sagad din niya nagpapadala, kasi ang hinihingi niyan, ganito, ganyan, may babayarin, may ganito. So, siyempre walang maiipon dahil na sagad-sagad ang pinapadala. Kaya, yun, para sa mga baguhan, dapat magtabi. Dapat ito lang dapat padala, ito yung tabi, ito yung ano, kasi dapat may investment ka, kasi hindi dito, walang security, walang forever, hindi ka ganun. Anytime pwede ka tagalin sa trabaho. Tama, yun ang ano, kasi hindi natin hawak. So ang ano natin dito, para bang dapat yung mga pamilya din na nasa Pilipinas, yun ang isipin nyo, na hindi forever ang trabaho namin. Trabaho dito. Kung hanggat maaari pwede kayo mag-ipon. Mag-ipon kayo ng kunti sa... Kunti. Magtabi sa pinapadala. Pinapadala ng mga asawa nyo, mga kapatid nyo, mga anak nyo. Dapat, para naman pagdating na mawalan yung... Source. Kamag-anak nyo, source ng trabaho. At least mayroon kahit pa paano makapag-umpisa man lang ng kunting business dyan sa atin sa Pilipinas. Kasi ganito yan. Parang nag-i-give lang kami dito. Pag natuyuan na yung ini-i-give ba namin, wala na.
So hindi ano, tayo ano na yung bang ano porque natuyo yung ano ano tawag yun sa Tagalog, atabay sa yung balon. Balon. Pag natuyuan na yung balon, wala na. Ganito yan, yung hindi ibig sabihin na nagdadamot or nag-iisip rin kasi may pamilya ka rin sinusupuntahan, may ano, hindi naman yan ano na nanalo yan ng luto or mayaman talaga. Lahat naman nandito nag-abroad dahil gusto mabago yung ano ng pamilya, yung pamumuhay ng pamilya. Hindi pumunta rito para lang mag ano o sino mga kailangan diyan. Hindi tayo politician or hindi tayo yung may ano ba nakapagpundar na may mga pera na. So para sa atin, para sa akin, maling mindset 'yan. Dapat ang mindset nyo, pag may matanggap kayo, maghanap kayo ng paraan na magtabi. Dapat may maitabi. Dapat may maitabi na mga na pera na ganun. Kasi isa sa dahilan sa relasyon, sa pamilya, na sa paghihiwalayan or sa pag-ano is yung pera. Diyan nagsisimula yan. Kasi hindi maintindihan nila kung bakit ganon. Kasi isipin na naman nila ganito pag hindi ka na makapag-provide sa tama. Kasi hindi na nila napapansin na ang kinakailangan nila pataas ng pataas, halos hindi mo na maabot ang gusto nila. So hindi naman ano, kung natiis niyo dati ang sitwasyon niyo dati, pwede naman matiis niyo 'yan, dapat magtabi. Kasi 'yun nga ang dapat baguhin sa mindset is kailangan natin mayroon tayong maitabi para pag dating ng panahon na kailangan natin, so mayroon tayong ano, mayroon tayong backup fund. So 'yun, normal din na challenges is yung pagmalayo kaysa isa't isa. Mag-asawa. So, dyan magkakaroon ng temptation bawat isa. So, yun. Pag nagkaroon na yun ng ano, kasi ganun yan eh. Pag ang trust ang nasira sa isa't isa, mahirap yan ibalik. Parang broken glass yan. Kahit ibalik mo yan, hindi may lamat siya, yan. May lamat. At saka, tiwala ang pinaka-importante. Importante. Kasi pag na wala yung tiwala na at na kumbaga nabasag na yung tiwala. So hindi na maibabalik sa normal. Sa dati. Although maibabalik man siya, pero hindi na talaga. Like an original. Na. Kasi ganun yan eh. Kasi ganito, minsan kasi, yung ugali ng iba, pag hindi mo napagbigyan or mayroon kayong grudges or mga hindi pagkakaunawaan, gagantihan pa ng ano, hindi ba dapat intindihin, dapat iisipin mo kung anong sitwasyon, ano ang pangyayari. Yun ang mga dahilan. Para sa akin, kagaya sa example lang sa atin, hindi naman ako, ano, sa ngayon, ano kami, balang annulled na kami sa misis ko. So may kanya-kanya ang kaming buhay. So ako ngayon dito, wala na. Parang binahata pero focus ako sa pamilya ko. Nagbibigay ako ng suporta sa pamilya ko pero wala na, parang hindi na kami ano. Mayroon na siyang kanyang buhay, kanyang ano. Kaya yun ang mga isang dahilan na kung bakit ano, yung kung paano, isa yan, yung paano mo babudgetin yung pera. Kasi hindi kasi porkit ano, may source, yun lang palaging ano, mga pumapasok kasi sa isipan yung mga wants. Dapat pag-anohin natin na dapat tayo ang paglaanan natin ng ano, fund is yung future or sa next na ano, in case na mawalan ka ng source of income. At saka yun, dito isa rin sa trabaho, yung stress sa trabaho, lalo na sa mga ano, mahirap kasi dito sa ano, normal lang talaga yan. May inggitan, may ano, may sipsipan, may mga ano. Minsan pa, mga kalahi lang natin ang sumisira natin. Kasi minsan, ayaw nila na makuha mo yung ano, ganun. Pero sa atin, normal lang yan. Pero although, malaking ano yan, dagok din yan sa atin. Kasi yung parang hindrances, mga challenges sa buhay mo na instead na pagpunta mo dito, hindi naman competition. Normally, yung iba gustong competition, pero sa atin, para sa akin, hindi yan yung parang competition. Ang
ang inaano lang natin is yung ano, mabigyan natin magandang pamumuhay yung pamilya natin. Tsaka maayos natin ang buhay. Maraming salamat, Brad, sa pag-ulak mo sa ating kwentuhan at sa short interview. Sana ito ay nagbigay ng aral doon sa mga kaibigan natin na gustong mag-abroad. Gustong mag-abroad. Talagang. Ito po yung ano, ito yung unang OFW edition interview series. So marami po tayong interviewin, abangan niyo po sa video ko. Marami po tayong interviewin ng mga bro, may lalagyan ng mga OFW. Mga overseas Filipino workers dito sa Qatar. Alamin natin yung mga buhay-buhay nila. Maraming salamat po. Doon sa hindi pa nakapag-subscribe, subscribe po at click niyo po yung notification bell para ma-update kayo sa susunod na mga video at iba pang mga OFW na interview na. But salamat ulit sa iyong time at maraming salamat din, Brad. Huwag niyong kalimutan mag-share, like, and subscribe. Peace po. Thank you po. Thank you.